Magandang umaga po sa inyong lahat, mga boss, mga sir. Meron tayong share sa inyo ngayong umaga na accounting. Hindi mo pagdadanon ta. Accounting. Madilim. Idea. Ang topic natin ay tungkol sa power steering. Ano po, mga boss, mga sir? Ang power steering, mga boss, mga sir, mayroon po yan na dalawang klase. Merong fluid type power steering, saka meron pong electronic power steering. Ano po, mga boss, mga sir? Electric power steering po, correction, mga boss, mga sir. Electronic power steering. Motor drive-in po yan, mga boss, mga sir. Ang motor ang nagpapa ang gumagana para lumalambot yung kabila, mga boss, mga sir. Dito na ang power steering fluid type. Pinapagana siya sa ATF o automatic transmission fluid or power steering fluid sa pamamagitan man ng power steering pump. So, doon sa binubumba ang langis, ang power steering fluid papunta doon sa power steering gearbox or power steering rack and pinion. Okay, power steering system, mga boss, mga sir. So, ang steering system talaga, tatlo yan. Itong nauna, itong mechanical type, sunod, power steering type. Ang power steering man, dalawa, electronic power steering, saka itong fluid type power steering. Electric power steering po. So, mga boss, mga sir, pag itong power steering fluid type power steering, mga boss, mga sir, minsan naglilik bago pa yung sasakyan mo, under warranty pa naglilik yung power steering, o kaya pagkalampas ng warranty naglilik yung power steering mo. Yan mga masaklap, mga boss, mga sir, pag out of warranty na 3 years and limbawa ang warranty na sasakyan mo ay 3 years or 100,000, whichever come first. Alin man ang mauna doon sa 3 years or 100,000 kilometer, wala ng warranty yung power steering mo, yung sasakyan mo. Hindi lang power steering, lahat ng warranty period na sasakyan mo ay ano na po, expire na. So, mga boss, mga sir, itong fluid type, kaya naglilip po yan. May mga pagkakataon na dahilan ng paglilip ay sa handling ng driver. Hindi natin sinasabing 100%, pero kung i-relate mo doon sa operation ng power steering system, sabi ng instructor, ng engineer sa kanta, pag full turn mo ng manibela, ito full turn, 1, 2, kalahati, ayan, full turn na yan. Pag sa ganyan, mga boss, mga sir, ganyan, dapat bitiyo mo siya kaunti. Yan o. Bakit, mga boss, mga sir? Ang power steering kasi, mga boss, mga sir, mayroon yan na relief valve. Itong nagsasara bukas ng power steering fluid. Yung supply ng power steering fluid, mga boss, mga sir. So, pag manonotice yung mga boss, mga sir, pag kulang yung power steering fluid nyo, maingay, pag punter, tapos sa kabila, wala. Sa kabila, kasi mga boss, mga sir, pag sagad ng power ng steering, ng manibila, mga boss, mga sir, magsasara yung relief valve.
tataas yung pressure ng power steering fluid. Caution, sabi nga ng plantak ng engineer, caution. Huwag daw isagad ng within 15 seconds. Bakit? Ano mangyayari? Kasi pag sinagad mo at inigilan mo, hindi mo binitawan, hindi makakahinga yung tumataas yung pressure, hindi maghahanap yun ng ano kasi ng lulusutan yung fluid kasi tataas yung pressure. Kapag lagi-lagi mo yung ginagawa, may tendency na hindi magtatagal yung power steering system mo. Maglilip po yan, mga boss, mga sir. Saan yan maglilip? Siyempre, doon sa mga o-ring oil cell, doon yan maghahanap ng lulusutan. Kaya, halimbawa, mga boss, mga sir, ang lalo na hindi natin sinasabing saga. Sa planta kasi, mga boss, mga sir, actual na dinidemo sa amin, kinakabitan yung power steering ng power steering pressure gauge. Tapos sinasagad yung manubila. So within 15 seconds, dapat i-release mong kaunti yung ano yung steering system. Kaunti lang para ma-release yung na-build up na high pressure. Kasi pag tinigil mo yun ng matagal, yung fluid, mag-high pressure yung system, maghahanap yung fluid ng lilika, maglilik yan, maghahanap ng lulusutan. So kung lagi-lagi mo yung ginagawa, hindi tatagal yung power steering mo. Imbis na tatagal yan ng ilang taon, ma-shorten yung life ng ano ng mga oil cell sa ka-o-ring. Mga boss, mga sir, lalo na yung pag ang garahe mo ay yung garahe mo ay pag park mo, mag full turn ka bago ka makapark. Tapos paglabas mo ng garahe, mag full turn ka uli bago ka magpark. Nasasagad yung ano po, manubila. So pag hindi mo mabantayan nyo na nasasagad ng manubila, hindi mo yun mabibig, ma-release yung pressure, may tendency na hindi tatagal yung power steering system mo. Maglilik po yan, mga boss, mga sir. So, ang disadvantage yan, napakamahal ng ano, ng maabala ka, laro mo, siyempre, magpupunta ka ng kasa, mapagawa mo, ng shop. Tapos yung labor cost, pag power system, power steering, medyo mahal din ang labor niyan. Tapos yung parts niyan, medyo mahal din. Nagkukos yan ng mga more or less 5K parts pa lang. So, yan ang kaya tayo, kahit sinishare natin kasi maring makakatulong din to sa atin. Ano po, mga boss, mga sir. Kasi ang sasakyan, after pagkabili mo after 3 years or 100,000 kilometer, tapos ng warranty niyan, ikaw na magsusulda ng repair niyan, mga boss, mga sir. Yan ang ano po. So, tuloy tayo. Ay, lang nangyayari. Maging pag, alam ba, nagbibiri ka, nag-u-turn ka. So, pag nag-u-turn ka, pag naramdaman mo na sumagad ang manubila, bigyan mo kaunting clearance. Kaya mo mga busa, mga sir. Yan. Yan. Yan, sagad na mga bus, mga sir. Sagad. Pag sagad, bigyan mo kaunti. Yan. Para magre-release yun ng pressure yung system, mga bus, mga sir. Para hindi, yung fluid, hindi maghahanap ng kukoksitan. Para maprolong yung life ng mga oil cell at mga cell, oil cell, mga saka mga O-rings. Mga boss, mga sir. So, alam na natin na ang power steering system ay ang nagpapatakbo ay power steering fluid pressure sa pamamagitan ng power steering pump. Na pag wrong handling ka lagi, lagi mong ginagawa, hindi man agad-agad masisira. Pero sa halip na magpo-prolong yung life lang
power steering system, mga cell rings or oil cells. Salit na tatagal, hindi na siya tatagal mga boss, mga sir. Maghahanap yan ng lalabasan yung ano. Saka ang power steering fluid mga boss, mga sir, mayroon po yan periodic maintenance. Pinapalitan po yan ng every 40,000 kilometer kasi ang bakit natin pinapalitan mga boss, mga sir, para marirenew or magkakaroon ng buhay yung power steering fluid or yung viscosity ng power steering fluid mga boss, mga sir. Pag wala ng viscosity, wala ng grado, wala ng buhay yung power steering fluid mo. So yung mga o-ring mo may tendency na magagasgas, titigas, kasi nagpapalambot ng mga o-ring mo yung power steering fluid. Yung nagpaputik ng mga o-ring mo, mga oil seal, yung power steering fluid. So maraming salamat po mga boss, mga sir. At huwag kalimutan na mag-comment sa ating video. Kung baguhan pa kayo sa channel natin, click din yung subscribe, tapos yung bell button. Pag-click nyo sa subscribe, lalabas yung parang yung bell notification, i-click niyo, mga boss, mga sir, para kada upload ko, automatic na mag-notify na sa inyo na kung gusto nyo panoorin, maaari nyo panoorin. Kung nyo i-cancel nyo, maaari din nyo. O kaya i-disregard din nyo, okay lang yun, mga boss, mga sir. So, muli, maraming salamat sa inyo. Channel natin ay Technical Master Obito Galapin. Search nyo yan doon sa YouTube. Pag na-search nyo sa YouTube, lalabas yung pangalan ko. Nandun yung lahat ng mga video ko. Mga boss, mga sir. Sige, maraming salamat at magandang umaga ulit sa inyong lahat.